Yo, what's up mga katropa? Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa Yamaha Rev Zone Iloilo. So, etong nakita nyo ba to? Ito yung i-review natin ngayon. So, ito ay Yamaha R1M. Special edition siya ng R1 kasi naka-carbon siya. Umpisa natin dito sa harapan mga katropa, tara. So, unang-una sa lahat mga katropa, na-notice nyo, itong kaha niya ay naka-carbon. Tapos dito yung kanyang windshield, tapos makita nyo yung kanyang side mirror, meron na rin siyang signal light. Tapos dito tayo sa kanyang headlight, ito yung headlight niya, projector, headlight, dalawa, ayan o. Tapos meron siyang daytime running light dito. So, umiilaw yan kahit umaga. So, hindi siya namamatay. Ito yung nagsisilbing park light niya. Tapos, dito naman tayo sa baba. So, syempre, ito, naka-carbon din. Ano? Carbon din yung kanyang front fender. Tapos, ito yung nagpamahal din sa R1M kasi naka-all-ins suspension siya. Ayan, gold siya mga katropa. Naka-all-ins suspension. Ayan. Tapos, naka-dalawa yung kanyang caliper. Tapos dual disc din siya, meron din siyang preno sa kabila. So magtungo naman tayo dito mga katropa, dito sa kanyang tagiliran. Itong part na to ay naka-carbon din. Tapos R1M na logo, na sticker pala. Tapos itong part na to, ito ay plastic. Tapos ito naman yung carbon. Plastic to, ito yung carbon. So malalaman nyo yan. Ayan, magkaiba yung tunog. Diba? Tapos ito mga katropa, dito tayo sa kanyang makina. So ito ay inline 4 engine, cross plane. Siyempre ito ay liquid cooled, 4 stroke, double overhead cam. Tapos yung kanyang actual na CC, na displacement ng kanyang makina ay 998. So yung kanyang bore and stroke ay 79.0 by 50.9 millimeter. Yung kanyang compression ratio naman ay 13.0:1. Siyempre, yung maximum horsepower niya ay 200 PS at 13,500 RPM. Tapos yung kanyang torque naman ay 112 Nm of torque at 11,500 RPM. So mga katropa, dito naman tayo sa kanyang likurang bahagi o nasa gitna ng motor. Ito ang kanyang brake fluid reservoir. So, tapos nakikita nyo ba to? Naka all-in suspension din yung kanyang monoshock sa likod. Tapos dito, yung kanyang swing arm ay naka-aluminum na rin siya mga katropa. Nga pala mga katropa, bali yung frame pala nito ng R1M ay naka-aluminum na rin. So, kaya nagpamahal sa motor na to ay naka-aluminum, tsaka carbon, tsaka mga suspension niya. So, dito tayo sa kanyang exhaust. Syempre, yan yung kanyang exhaust. Tapos,
naka-silver yung kulay ng kanyang kambutso. Tapos ito yung kanyang foot peg ng kanyang angkas or yung kanyang OBR. Yan. Wag lang yung ibang OBR, ha. So dito naman tayo sa preno, mga katropa. So ito ay naka-rear disc brake, tapos naka-rear ABS na rin siya. So dual channel ABS siya, mga katropa. Yan. So mga katropa, dito naman tayo sa kanyang gulong. Yung size ng kanyang gulong ay 255R17. So equipped siya ng butt locks na Bridgestone. So kung makita nyo, mga katropa, ayan o, ang lapa, di ba? Tapos dito naman tayo sa kanyang taillight. So meron siyang LED na taillight, tapos LED din na signal light. Tapos ayun, mga katropa, yung kanyang aerodynamic, ayun o, may butas siya dito. Ano, maganda siya sa high speed kasi meron siyang mga aerodynamic na part. So dito naman tayo sa kanyang tapaludo. Ayan, meron din siyang reflector dito. So dito naman tayo, mga katropa, sa kanyang swing arm. So syempre, ayan, aluminum. Tapos ito yung kanyang kadena. Ang ganda ng design ng kanyang mugs. Multi-spoke siya, marami siyang spoke. Ayan. Siyempre, all-ins, adjustable yan. Isa rin to sa nagpamahal sa motor na to. Ito yung motor na binili ni Motodek. So mga katropa, dito naman tayo sa kanyang left handlebar. So siyempre, ito yung kanyang high and low beam. Kasi ito yung mode. Siyempre, meron siyang sports mode, touring mode, mga ganun. Tapos ito yung kanyang signal light. Tapos meron siyang hazard light. Ayan. Hazard light. Tapos siyempre, yung horn niya. Yan, menu, selecto ng menu ng mode. Pag press mo, ayan, dyan nyo makikita yan sa may TFT display. Tapos sa right handlebar naman tayo, ito yung kanyang stop, run, tapos yung start niya, tapos ito yung kanyang menu. Ganyan-ganyan yun lang yun, oh. Lalabas yan sa may TFT display niya. So dito tayo sa kanyang tank. Siyempre, ayan yung R1M. So, 2,187 itong motor na to, pang 2,187. So, kung sino yung makakabili nitong motor na to, ika 2,187 ka sa naka-avail. Sa buong mundo na yun. Ayan. Ayan yung kanyang susian ng gasolina. Siyempre, naka-dome yung kanyang logo dito, no? Kasi premium yan. So, yan yung kanyang seat. Yung material ng leather. Yan. Dito yung kanyang angkasan. So, maliit lang. Tingnan mo, oh. So, mga katropa, dito naman tayo sa kanyang seat height. Meron siyang 855 millimeter. So, subukan natin na upuan yung motor para makita nyo yung itsura ko kapag dinadrive ko yung motor. Taas, ah. So yung height ko ay 5'6". So tipto tayo, parang ano, mataas. Yan, no? Mataas siya. Parang hindi bagay sa akin. Pero kapag dinrive na ninyo, magaan na siya dalhin. Kasi ano siya, nakayuko ka talaga. Kasi sports bike talaga siya. Super bike siya, di ba? Oh, super bike talaga yung R1M. So, ganito yung forma ko, mga katropa, kapag nakaupo ako sa motor. So, pumugi lalo. What? What the fuck? Ganda. You know, bitin nga lang yung paa ko, pero kaya pa rin. Kahit 5'6", pwede na pwede. Basta marunong ka lang magdala ng big bike. Pero kung beginner ka, hindi mo ito kaya. Dapat sanay ka na sa malalaking motor. So mga katropa, dito tayo sa kanyang engine specification, no? Yung kanyang engine ay liquid-cooled 4-stroke dual overhead cam, 4 valves per cylinder. Cylinder niya is inline 4 cm. So electric starter, yung lubrication system niya ay wet sump. Engine oil capacity ay 4.9 liter. Fuel supply, fuel injection. Tapos yung kanyang clutch type, wet multiple disc constant mesh 6-speed yung kanyang transmission type.
Tapos yung kanyang framework naman, diamond frame, rear suspension ay swing arm link suspension. Front tire, syempre, 120 by 70 by 17. Tubeless. Yung rear tire ay 255 by 17. Tapos yung kanyang front brake naman ay hydraulic dual disc brake. Tapos rear brake, hydraulic single brake. Tapos ignition system, TCI or transistor controlled ignition. Tapos yung kanyang headlight, syempre, naka-LED. Tapos yung taillight, LED din. So overall length and width niya mga katropa ay 2,055 mm yung kanyang length. Tapos yung kanyang width naman, 690 mm. Tapos yung kanyang height naman is 1150 mm. Siyempre, seat height 855 mm, wheelbase 1405 mm, minimum ground clearance 130 mm, tapos fuel tank capacity 17 liters. Tapos kapag yung kanyang weight naman, kapag may oil and full tank, 200 kilograms. Tapos yung kanyang features, equipment niya, naka dual ABS, tapos unified braking system, traction control system or TCS, Yamaha chip controlled throttle. So yung kanyang throttle naka electronic na, power delivery mode, slide control system, lift control system, launch control system, quick shift system, variable intake, tapos assist and slipper clutch. So yung presyo niya mga katropa ay 1,689,000 pesos. So yan yung kanyang presyo, 1,689,000 pesos. So ayun mga katropa, na ikot na natin yung Yamaha R1M. So maganda siyang motor, tsaka nung sinubukan ko siyang upuan, magaan siya, parang R15 lang yung bigat niya. Kasi naka-aluminum yung kanyang frame, tapos halos carbon yung kanyang kaha. Sa muli mga katropa, don't forget to like, comment, share, and subscribe sa lahat ng subscribers natin. Maraming salamat sa support nyo. Tapos kung gusto nyo ring ma-update kayo sa mga i-upload kong video, syempre hit notification bell para updated kayo palagi. So sa muli mga katropa, hanggang dito na lang. Ingat palagi, drive safe and ride safe.